Hi guys! Today, I'll be sharing with you yung pagpunta namin ng Divisoria during the GCQ. Guys, umpisahan na natin ang road trip. And we're here. As you can see, marami pang mga stalls na closed since GCQ pa lang and piling-pili pa lang yung open na stalls. Usually, yung nakita namin open yung mga kinukuhaan ng mga online sellers. Tara guys, samahan nyo kami sa pag-iikot-ikot. Tignan natin kung meron tayong mabibili. Ayan, may nakita na siya. Sukat-sukat. Actually guys, we came here na wala naman sa plano. Nandun lang kami sa malapit sa area since, ayun, naisipan lang namin silipin kung open na. And meron din akong bibili na kailangan ko na nandito sa Divisoria.
Toinks, nasita tayo ng dalawang guard kasi we're out of the right lane na dapat lakaran. As you can see, merong mga arrows sa floor. So, yan yung magiging guide mo para malaman mo kung tama yung lane na nilalakaran mo. Para gawin nilang one way, para hindi salabungan. So, merong social distancing. As you can see, even yung entry and exit points nila is naka-organize. So, isa lang yung entry and exit point sa bawat side ng 168 mall. Pagdating naman sa labas, meron kang makikitang mga circles na nasa tapat ng bawat stall. So, parang dun tatayo yung bibili sa'yo para hindi magkagulo and may social distancing pa rin. Actually, dito sa labas, maraming nagtitinda compared sa mga loob ng 168 na mga 999 na konti lang yung mga open. Dito nagkalat yung mga face mask, yung mga face shield. Yung face shield na nakita namin, natanong ko kanina, for 250 pesos, 10 peraso na siya. So, ang hinahanap natin ngayon, guys, is yung bilihan ng mga murang toys. Dito yon. Dito rin, guys, yung mga pwedeng gift ideas for kids, mga party needs. Bali, dito muna tayo mag-start sa labas. Meron din kasi dito mga, itulad yan, may party needs. Meron ding mga toys na pwedeng pangtinda. Titingin lang tayo bali ng pwede nating bilhin para kay mama sa tindahan niya. Dito rin guys, makikita natin yung mga plasticware, mga microwavable, mga pwedeng pang-packaging para sa mga spread, peanut butter. Meron din dito mga party needs. Actually, naging halo-halo na sila, nagkaroon na ng mga toys kasi since nawala yung Divisoria Market na ngayon is Divisoria Mall na. So ito, nakakita na tayo ng mga toys na pwedeng pang tinda ni Mama. Bali, pipili na lang tayo. Bali, ayan, nakapili na tayo. So, clay and bubbles yun lang yung nabili natin kasi medyo pricey na yung iba. So, dun lang tayo sa afford ng mga bata. Actually, yung hinahanap namin yung egg, yung mini egg, yung merong toy na merong cookie sa loob. Kaso wala. Bale, nakakita rin tayo nung hinahanap natin na jar. So, tatanong na natin kung magkano. Kaya lang, unavailable. So, may ino-offer si kuya, kaya lang, hindi bagay dun yung mga coffee jelly, buko pandan. So, tara, try pa natin humanap sa iba. Ayan, may nakita si Mister. Isang wok. Gusto niya kasi ako ibili niyan since mahilig akong magluto. Kaya lang, hindi niya type yung quality. Actually, dito rin sa street na to, makikita yung mga bilihan ng pang shake, milk tea, mga pang scramble, mga nuts, beans, mga biscuits, and mga jelly beans and jelly candies. Tara, balik tayo dito sa bilihan ng murang toys na nadaanan natin kanina.
So ayan, yung isa sa pinakamalaking stall is sarado pa rin. Ayan, napakaraming toys, pang tinda, pang regalo, pang giveaways, pag mga birthday parties. Actually, dito mukhang mas maraming open. So, pabalik na tayo guys kasi nalaman natin kanina na until 4 PM lang open lahat. So, since nakapark tayo sa 168 Mall, baka masarado lang tayo. So, balik na tayo guys. Thank you.
heading home na. Bali, mag-stop lang tayo for a drive-thru for merienda. Let's start with our quick haul ng mga nabili lang natin. So, ito yung una nating nabili. Authentic na Vans shoes para kay husband, para pampasok lang niya. So, yun. Actually, sa Cartimar kami humahanap, kaya lang close pa. So, kaya kami napunta ng Divisoria. Also, binilan din natin yung ating pamangkin na gusto rin ng ganitong klase ng shoes. Actually, original yung pinapabili niya. But since nandun na tayo, and syempre, meron ding para sa atin. Mahilig kasi ako sa ganitong klase ng sandals. Comfortable kasi kahit na matagal na lakaran and matagal lang nakatayo. Hindi siya masakit sa paa. Ito naman is yung checkered long sleeves na binili natin for husband. Para sa kanyang pang-ride na yan actually, sa motorcycle. Uso daw kasi yung nag-ride ng motorcycle na naka-checkered long sleeves. So, as a wife, support lang tayo. As if makakapag-motor siya. Charot. Fairness, mura lang naming nabili to compared sa mall na nakakita kami 700 something. Ito, nakuha lang namin for 350. So, ang laki nung difference. And maganda rin naman yung quality. Maganda yung tela. Another na nabili natin is yung pang-display sa kitchen. The best party always happens in the kitchen. For me. Cooking with love. I always cook with love, kaya masarap. According to my husband. Also, bumili rin tayo ng isa pang tripod. Okay naman siya, mukhang matibay. And maganda kasi bendable yung mga stand niya. Ito naman yung nabili natin for mama. Actually, konti lang. Kasi hindi talaga natin nahanap yung purpose natin, yung mini egg. So, bumili na lang tayo ng something na pwede niyang itinda. Like yung clay, tapos itong bubbles. Na I think may enjoy naman ng mga bata and affordable pa. Also, bumili rin tayo ng butane. Para pag nag-grill-grill tayo, meron na tayong stock. And bumili rin tayo ng ubas. Mura na siya for 200 per kilo. Seedless na siya and maganda yung quality. Walang mga sira-sira. So that's it guys for our vlog. Sana nag-enjoy kayo sa tour sa Divisoria. And don't forget to subscribe.